الحمد لله الرحيم الودود جعل للمؤمنين محبة في القلوب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakamahabagin at ang pinakamaawain at ang pinakamaunawain, ang mapagmahal sa kanyang mga nilikha na kung saan ang tapat sa kanya at ang sino mang sumusunod sa kanya at umiiwas sa anuman ang kanyang mga ipinagbabawal. Tunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay inilagay ang pagmamahal para sa mga mananampalataya sa kanilang mga puso, at tunay na sino man ang kanyang kinapupuutan ay ipinagkait ang pagmamahal na ito. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang sa Allah, at ako'y sumasaksi na ang ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo niya. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, inshallah, ating ipagpapatuloy yung ating pagtatalakay hinggil sa ating usapin na may kinalaman sa tinatawag na Al-Aqidah Al-Wasatiyah. Pero inshallah, bago natin ipagpapatuloy ay mag-ano muna tayo inshallah, at nais ko sana na pakiusap din sa inyo. Bagamat siguro lahat tayo ay nakakilala sa ating pinakamamahal na kapatid, at ang iba sa atin ay nakasalamuha kung sino siya at kung ano ang kanyang pagkakakilanlan, at hindi ibig sabihin sa mga hindi nakakilala sa kanya ay hindi ibibigay ang karapatan niya. At ang karapatan na tinutukoy natin dito ay walang iba kundi ang panalangin para sa kanya. Manalangin tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanya, naway ipagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya ang paraiso, ang kaluguran, ang kapatawaran. Sa pamamagitan nito, siya ay makakapasok sa kanyang paraiso. At igawad sa kanya, hindi lamang yung paraiso, kundi yung pinaka-highest level ng paraiso na walang iba kundi ang Jannatul Al-Firdaus. At huwag natin siyang kaligtaan sa ating mga panalangin, kasi yun lamang ang tanging makakaya natin hanggat nandito tayo at wala tayong maiambag na anumang tulong pagdating sa pinansyal, sa kanyang mga sabi ng pamilya na naiwanan, wala mga bagay, ika nga. Subalit pinakamaano dito yung tinatawag na dua bizahril ghaib, ang ibig sabihin ng panalangin ng kanyang kapatid para sa kanyang kapatid. Inshallah, at anong rin mga kapatid sa panampalatayang Islam, isa na rin sa mga kadahilan kung bakit nangyari ito ay ito yung tinatawag na wake up call para sa atin. Unang-una, ang pinakamalaking lesson na nangyayari at nagaganap sa ating pinakamamahal na kapatid na siya walang iba kundi Sheikh Billy Jim rahimahullah, ay walang iba kundi ang mapag-aalaman natin na talagang walang nakakabatid sa kamatayan. Walang nakakaalam kung kailan tayo mamamatay. Kasi kung alam ng bawat isa sa atin, hindi na sana siya pupunta doon sa lugar na yaon, dahil alam niya na marami pa siyang mission at marami pa siyang sabihin natin sa pamamagitan niya ay maaari pang may salba ng mga nangaligaw ng mga kaluluwa. Dahil alam ko at alam ng iba sa inyo kung ano ang kanyang kakayahan pagdating sa pagpaparating sa Islam. Talagang masasabi ko, hindi matatawaran, hindi mapapantayan kung ano man ang meron siya. Sa papapaano ang ibinigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala na kakayahan hingga sa bagay na ito, ay tunay na kakaiba siya. Kakaiba yung kanyang approach, kakaiba yung kanyang tinatawag na pamamaraan ng pagpaparating sa para sa ating pananampalataya. Yan ang isa sa mga tinagurian, ika nga, lalo pa sa mga nakakilala sa kanya na nagiging bahagi ng kanyang buhay. Kasi ako, although ay kunting panahon lamang yung pinagsamahan namin, subhanallah,
Pero nakatitiyak ako na yun, that was the memorable moments, ika nga, na marami ako natutunan sa kanya bilang isang mag-aaral noon sa Al-Ma'rif al-Shar'i doon sa Baguio City. Isa siya sa mga mabuting tao. At wala akong maipipintas sa kanya pagdating sa kanyang katangian, pagdating sa kanyang tinatawag na kaugalian, at kaya naman na hindi siya nagbago. Subhanallah. Sa napakahaba ng panahon na lumipas, ika nga, nanatili siyang mapagpakumbaba. Nanatili siyang isang tao na kung saan ay kailanman ay hindi iniaangat ang kanyang sarili para sa harapan ng ibang mga tao. At no, yun ang pamamaraan, yun ang dahilan na ay iangat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang antas sa paraiso. Mga kapatid, isa yun sa mga lesson natin, paghandaan ng kamatayan. Bagamat hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Pangalawa dito ay isa sa mga lesson na makukuha natin dito siguro, kinakailangan ay siguraduhin kung ano ang magiging objective mo kung saan ka man paruroon. Kasi hindi mo alam sa pagpunta mo doon, naging masama yung layunin mo at doon kong binawian ang buhay. Halimbawa, pupunta ka doon, maging sa tinatawag na supermarket, maging sa tinatawag na suk, halimbawa sa pamilihan, di ba? So kinakailangan magkaroon ka ng ibayo at magandang layunin sa pagpunta mo roon. Kasi once na kapag nagiging masama yung layunin mo, ay halimbawa, pupunta ka lamang doon para mandaya, pupunta ka doon para magsinungaling, pupunta ka doon para manloko ng kapwa, di ba? Tapos doon, dahil sa pamamagitan ng layunin na ito, ay ikaw binawian ng buhay. Kailanman walang ibang nalulugi kundi ikaw. So kinakailangan, sa bawat pagpunta natin sa isang lugar, pag aalis tayo, ika nga, unang-una humingi tayo ng protection sa Allah subhanahu wa ta'ala laban sa sinumang masama. Mula sa kanyang mga nilikha, mga masamang elemento, mula sa kanyang mga nilikha, humingi tayo ng kalinga sa Allah subhanahu wa ta'ala at magkaroon tayo ng magandang layunin sa pagpunta natin doon, kasi we don't know, kasi ang kalaban, hindi man sa iyong harapan, sila ay nasa likuran. At kapag ikaw ay sinunggaban, kailanman ay hindi mo malalaman. Tulad ng nangyari sa ating kapatid. So naway mga kapatid, pangalagaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, lalong lang sa mga kapatid natin na nagpapalaganap ng Islam. At sana wag ito maging dahilan para tayo ay matakot, para tayo mapanghinaan, ika nga. Sahil ito ay isa sa mga tricks ni Shaitan. Maaari yung pangyari na ito ay gamitin ni Shaitan laban sa atin, laban sa mga nagpapalaganap ng Islam. Baka mapanghinaan, ika nga, dahil sila ay nangangamba at natatakot at yun ay kabilang sa pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo isusubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng ating emosyon. At yung pagkatakot, ito ay isang tinatawag na emosyon. Walang duda. Wala na buluan na kung minal khawf, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na kayo ay susubukan sa pamagitan ng pangamba. At ano ba yung pangamba? It is emotion. Ito ay tinatawag na emotion, yung pangamba na yan. So walang duda, ito ay kabilang sa pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya huwag nating hayaan na mangibabaw sa atin ang Shaitan at tayo ay madaig niya at tayo ay mapapasa ilalim sa kanyang kagustuhan at mga plots o mga masamang balak, bagkus kinakailangan natin harapin, ika nga, ng mayroong tinatawag na tibay ng kalooban, lakas, ika nga, at pagtitiwala, o buong pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pakatandaan natin, tunay na ang mga plots, masamang tangka ni Shaitan, ito ay mahina para sa mga taong mananampalataya. So mga kapatid, sa pananampalataya Islam, inshallah ay ating ipagpapatuloy yung ating pagtatalakay, ipapatuloy yung ating tinatawag na sabihin natin ang ating pag-aaral hinggil sa paliwanag ng ating nasimula na walang iba kundi ang Al-Aqida Al-Wasitiyah. At tayo ay nasa kasagsagan pa ng pagpapaliwanag hinggil sa mangyayari at magaganap sa muling pagkabuhay na maguli. Muling pagkabuhay yung tinatawag na major resurrection. Ito yung tinatawag na Qiyamatu Al-Kubra. At tulad ng ating nakaraan na natalakay, ano yung mga tatlo yung ating nakuha na mga kaganapan sa major resurrection? Ano yun? Banggitin natin, una yung pagbabangon ng tao mula sa kanilang libingan. Okay, pangalawa dito yung pag-ihip ng trompeta o pakakak. Pangatlo ay walang iba kundi yung
ano? Yung yung Shams, ika nga. Okay? At kabilang na rin dito yung tanataw na yung pagbangon, yung kabilang doon sa pagbangon, yung ikaw ay babangon na kung saan ay nakayapa, pubuthaban, okay, hufatan, roratan, gurlan. Okay, malinaw? So, alhamdulillah, natalakin natin yan. Ngayon, ang pang-apat na bagay na kung saan na may kinalaman sa kaganapan at pangyayari sa araw ng pagbabangon. Major resurrection. Ito ay walang iba kundi ang tinatawag na pawis. Okay, at tulad ng ating initial na nakuha patungkol sa pawis, sa araw ng paghuhukom ay dahil sa napakalapit ng araw sa atin, ay magkakaroon ang tinatawag na pawis. At tulad ng ating natalakay, nakasaad sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pawis ay maaaring aabot hanggang sa bukong-bukong o di naman kaya ay sa singit o di naman kaya ay sa tinatawag na sabihin nating bibig. Okay? O kaya ay ilong, ikanga. Okay? So, at yan ay nakasaad sa hadith. Ngayon, yung pang-apat, ito ay walang iba kundi ang sinabi ng may akda, rahimahullah, na sinabi, وَيُلْجِمُهُمُلْ عَرَقُ وَيُلْجِمُهُمُلْ عَرَقُ. Ang ibig sabihin, وَيُلْجِمُهُمْ, ang word na وَيُلْجِمُهُمْ, mga kapatid, from the word ilzam, okay? Mula sa katagang iljam o aljama. Aljama. Ang ibig sabihin ng tinatawag na iljam o aljama sa aras sa English term, ito yung bridle. You know what is the meaning of bridle? No, bridle means ito ay sa kabayo, yung kabisada. Okay? Yung inyalagay sa tinatawag na ilong, bibig. Okay? Yun yung tinatawag na kabisada ng kabayo. Malinaw? Sa madaling salita, sinabi ng may akda at sila, sinong sila natutukoy dito? Yung mga tao. Sila ng mga tao ay kakabisadahan ng pawis. Okay? Now, what is the meaning of kakabisadahan ng pawis? Papaliwanag natin yan, mga kapatid. Kakabisadahan sila ng tinatawag na sa pamamagitan ng pawis. Nangangahulugan, mga kapatid, na aabot sa may bandang renda. Ito yung tinatawag na renda. Yan ang inyong ng kamilyo, ng kabayo, na kung saan dito hinahaang para makontrol mo yung sabihin natin yung kabayo kung saan mo direksyon gustong pumunta. So, ang tawag dyan, parang sa pambutba, anong tawag dyan? Angkla? Oh, angkla ba yung tawag dyan? Yung nagana ng kukontrol ng ano, sa baruto? Sa bangka? Timon. Sa bangka? Timon. Timon, masyaallah nila. Okay, so at ito ay ang bibig. So, ang ibig sabihin, ito yung tanataw na bibig. Nangangahulugan, ang pawis ay aabot hanggang bibig. Okay? Ang pawis ay aabot hanggang bibig. Malinaw? Okay. Gayon pa man, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ang pinakarurok. Ito yung pinakamatayog, ika nga, kung saan maaabot ng pawis. Nakalagay sa hadith na yun yung pinakamataas na bahagi sa katawan ng tao na aabutan ng pawis. Walang iba kundi ang tinatawag na bibig niya. Malinaw? Para sa ilan sa kanila, maabot of course ng pawis ang kanilang mga bukong-bukong tulad ng nakasaad sa hadith. Ang iba naman ay aabot sa kanilang singit. Okay? Samantalang ang iba ay kakabisadahan sa pamamagitan ng pawis. Ang ibig sabihin, kakabisa kasi pag wasad, alam mo, taga dito na yung bibig, ano mo, yung tubig mo, talagang parang kakabisadahan ka nga naman ito. You know? Yes. Para kang malulunod, ika nga. You know? Sila ay magkakaiba pagdating sa antas kung saan sila ay lulubog ng pawis. So, different of degree. Yung tao doon sa araw ng paghuhukom, pagdating sa kanilang tinatawag na pawis, sila ay papawisan. Bakit? Dahil sa napakatinding init sa pangyayaring yaon, mga kapatid. Dahil ang kalagayan sa panahong yaon ay ano, ganap na masikip. Okay? Ibig sabihin, siksikan. Pakatandaan natin, walang space sa tinatawag na araw ng paghuhukom doon sa arena na yon. Kapag babangon na yung tao mula sa kay Adan hanggang sa pinakahuling tao. Pakatandaan natin, walang lubak-lubak. Walang tinatawag na flat. Okay? Ibig sabihin ay, of course, alam natin, pag nagunong ng daigdig, papalitan ng bagong daigdig ito, papalitan ng bagong tinatawag na sabihin natin ng ano, ng langit, ika nga.
Kung ano yung nakikita ng langit ngayon, yan, hindi na pagdating sa araw na yaon, mga kapat. Kung ano nakikita natin lupa, hindi na sa pagdating sa panahon na yaon. Malinaw? At yun yung walang iba kundi yung lugar na kung saan isang arena na babangunin yung lahat ng tao mula sa simula hanggang sa pinakahuli. So siksikan sa panahon na yun. Di ba pagsiksikan, kahit dito ay alimbawa, pag dito ay, kahit may aircon, pagsiksikan yung tao, hindi mo feel yung aircon. Di ba? Hindi mo, dahil sa init ng katawan. Di ba? Hindi mo mararamdaman ang lamig, ang temperatura ng lamig. Subalit, ang maranda mo ay walang iba kundi ang init. Papaano pa kaya kung walang aircon? Di ba? Paano pa kaya walang tinatawag na lamig? So, sa panahon na yaon ay magsisiksikan. At of course, at napakalapit ng araw. So, mantakin mo, siksikan, tapos napakalapit pa ng araw, ay talaga namang magpapawis ka talaga. Mayna? Bilang resulta nito, mga kapatid, pagpapawisan ng tao dahil sa matinding kaganapan sa araw na yaon, subalit ito ay batay sa kanilang mga gawain. Kung hanggang, o hanggang saan aabot ang pawis. Malinaw? Ang pawis ng tao, at yan ay depende sa tinatawag na gawain. Kaya nga, kung anong ginawa mo dito, yun yung resulta, magiging kabayaran, magiging resulta sa anumang circumstances sa araw ng paghukom. Malinaw? Yan ay batay sa performance, ika nga, dito sa daigdig. Now, kung yung tatanungin, halimbawa, papaano mangyari yun? Ito na, ito yung isa sa mga masala, isa sa mga isyo, katanungan, paano mangyari yon kung sila ay nasa iisang lugar lamang? Di ba? Sinabi natin na sila ay nasa iisang arena, iisang lugar. No, kung nakasaad sa hadith na magkakaiba yung pawis, mayroong pawis na dito hanggang dito, mayroong hanggang singit, mayroong hanggang bukong-bukong, paano mangyari yon? Samantalang sila ay nasa iisang lugar. Di ba? Nasa iisang tinatawag na lugar lamang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So, anong magiging kasagutan natin dito? Sa palagay ninyo, kung hindi kayo mapalagay. Walang isip. Ay, gravity itong masali. Oh, gravity talaga. Ginamitan ng science talaga. May science lang pa kaya doon? Okay. Mashallah, tabarak Allah, kapatid. I appreciate your knowledge in science, mashallah. Gravity around the earth. Okay? So, ang kasagutan, mga kapatid, of course, atin ang naitatag, pakatandaan natin, ang saligan. Naitatag na natin, at the same time, yung tinatawag na na-establish na natin yung saligan, yung kaida, yung saligan, yung alituntunin, ika nga, yung principle na kinakailangan itong balikan. Malinaw? Na ang bagay na ito ay kabilang sa mga bagay na ano? Ghaib. Okay? Kabilang sa mga bagay na hindi nakikita. Ito ay kabilang sa mundong hindi nakikita. Pakatandaan natin. At anumang pangyayari o pagganapan, anumang bagay na mayroon doon sa mundong hindi nakikita, ibahin mo. Okay? Dito sa mundong nakikita. Malinaw? Kinakailangan sa atin na maniwala sa mga ito. At ito ay patutuhanan. Patutuhanan natin nang hindi natin sinasabi na bakit, papaano nang may pag-aalinlangan. Ninaw? Paano mangyari yun? Paano mangyari samantalang ganyan? So, ang isang mananampalataya sa isang naniniwala sa tinatawag na kabilang buhay ay patutuhanan niya ito, paninindigan niya ito, paniniwalaan niya ito nang walang pag-aalinlangan kahit pa hindi kayang arukin ng kanyang kaisipan. Okay? Kahit hindi kayang saklawin ang kanyang pag-iisip, kahit mabaliw ang kanyang isip sa kakarealize paano mangyari yon, kinakailangan pa rin niyang maniwala rito ng walang pagkaalinlangan. Anino? Dahil walang imposible sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ito ay bagay na hindi kayang arukin ng isip, at ito ay napaka-imposible para sa atin para lubusang maunawain, para arukin ng ating napakaliit at napakakatiting na isip, mga kapatid, sa at kayang saklawin ng ating tinatawag na isip. Kunti lang yung isip natin, no? Subhanallah. Napaka-iksi lamang, hindi mo kayang saklawin ang lahat ng bagay. Malinaw? Kaya don't strive. Okay, hinggil sa tinatawag na sabihin natin, araw ng paghukom o kaya mga ilmul ghaib. Hindi mo ba nakikita? Kapag ang dalawang tao, halimbawa, si Pulano at saka si Pulana, okay, si Biwan at saka si Bito, ay parehong inilibing sa iisang libingan. Mantakin mo, merong dalawang tao, si Biwan at saka si Bito, pareho silang inilibing sa iisang libingan. Okay, na-imagine ninyo? Dalawang tao sa isang libingan. Okay? Ang isa sa kanilang dalawa ay mananampalataya, assuming
isa sa kanila believer, mu'min. Samantalang yung tinatawag na isa ay hindi mananampalataya. Pero iis sila sa libingan, mga kapatid. Pagkatapos, ang mananampalataya, ito, nung si Biwan, ay magtatamasa ng mga lugod at gantimpala na narapat para sa kanya. You know? Samantalang itong si Bito na hindi mananampalataya ay pinaparusahan na nanaangkop at nababagay para sa kanya o narapat para sa kanya. So yung isa pinaparusahan, yung isa ay ginagantimpalaan. Na samantalang sila ay parehong nasa iisang libingan. Okay? Subhanallah. Subalit sila ay ano, walang, meron bang conflict? Walang tinatawag na conflict, mga kapatid. Ibig sabihin, kung bagay na ito ay kayang ipatupad at pareho sila ay makakakuha. Kasi hindi mo pwedeng isipin na sinsa magkasama sila isang libingan, abay, ito hindi paparusa at hindi nagaganti pala. Ano mangyari sa kanila? Hindi mo silang pwede na sila paparusa, paparusahan dalawa, sila yung, o kung di naman kayong dalawa ay parehong gaganti palahan. You could not say that. Okay? So, ibig sabihin, wala kang ibang isipin, kundi kahit sila ay isang libingan, yung isa ay gagantimpalahan dahil siya mananampalataya, yung isa ay paparusa dahil siya hindi mananampalataya. So ito ay posible. Imposible yung mangyayari kahit pa sila ay nasa isang libingan, mga kapatid. Ganun din, pareho rin ang pangyayari tungkol sa iba't ibang antas na kung saan ang mga tao ay mabababad ng pawis. Okay? Mababad ang tanatawag na pawis sa araw ng pagbabango na mag-uli. Wala din posible yun sa Allah subhanahu wa ta'ala na yung isa ika nga ay maglalangoy ng pawis, yung isa ay nasa tuho, yung isa singit, at yung isa ay nasa bukong-bukong sa iisang lugar. Walang imposible yan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung iyong sasabihin, halimbawa, sinasabi mo ba na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang iipunin sa iisang lugar ang mga kakabisadahan ng pawis? Halimbawa, ito yung grupo na ito, isang grupo ha, of course, malayo ito sa aming paghukom. Dito sa isyon lang ito, kapatid, ha? Okay, halimbawa, yung section na ito, sinasabi mo ba na ang Allah subhanahu wa ta'ala iipunin niya yung mga kakabisadahan dito ng pawis? Ibig sabihin yung pawis ay hanggang sa kanilang bunganga o bibig, dito sila sa isang lugar? At the same time, o ganyan din itong mga, yung pawis sila nasa tinatawag na singit ay dito sa isang lugar din sila iipunin? O di naman kaya yung isang lugar, yung mga nasa bukong-bukong yung pawis ay sa isang lugar iipunin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala? Yung bang ibig sabihin nun, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam? Kasi may ito yung mga maaaring possibility na itatanong sa isip ng tao eh. Di ba? So at least, alam na natin paano natin sila sasagutin nang mayroon tinatawag na wisdom, ika nga, at may kaalaman. Okay? So, paano mangyari, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam? Sila ba iipunin sa kanya-kanyang tinatawag na lugar o anong mangyayari sa kanila? So bilang kasagutan dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, of course, hindi natin masasabi ito ng may katiyakan. We could not say that certainly. Hindi natin pwedeng sabihin niya, oo, ganun talaga yung mangyayari. Na unless kapag meron tayong proof. Meron tinatawag na dalil. Kasi doon, anuman ang pangyayari doon ay hindi pwedeng gawing imbinto. Hindi ka pwedeng magkatang isip na ito yung mangyayari. Dahil yan ay nasa isip mo, hindi. Okay? Ano man ang mangyayari doon, kinakailangan ayon sa tinatawag na katibayan. Ayon sa Quran, ayon sa tinatawag na hadith. Or ayon doon sa tinatawag na implikasyon ng dalil. Na ayon sa bagay na ito. Of course, ang Allah ang higit na nakakaalam. Allah wa alam bisawab, ang hinggil sa bagay na ito kung magkaganon man. Sa halip, sasabihin natin, ito ay posibleng mangyari. Maari, kung gugustuhin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sino ba tayo para pigilin yun, di ba? Mangyari, posibleng mangyari yung mga kapatid. Posibleng mangyari na silang mga nakababad hanggang sa bukong-bukong yung pawis ay magkatabi ng mga ganap na nakalubo kaya lumubog ng pawis. Hindi imposible yun sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na itong mga itong tao na ito, si B1, lumubog na ng pawis hanggang sa kanyang tinatawag na ngalangala, hanggang sa kanyang bibig. Eh katabi nung tao na kung saan yung pawis ay sa bukong-bukong lamang. Walang imposible dyan. Ano problema mo? Okay? Malinaw. So, huwag ka na problema kasi talagang ikaw ang problema lang. So, ibig sabihin, mga kapatid, ay walang imposible sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kayang gawin niya ng Allah subhanahu wa ta'ala
dahil ang Allah ay may kakayahan sa lahat ng bagay. Ito ay tulad ng halimbawa ng liwanag, yung pagsabor, yung lights, ika nga. Yung liwanag na matatamo ng mga mananampalataya sa araw ng paghuhukom. Bakit? Dahil sa kanyang wudu. Alam natin, di ba, nakalagay sa hadith, di ba? Ang wudu, ang resulta nito ay magiging liwanag na magniningning sa katawan ng tao. Kaya sinabi ng Rasulullah, okay? Sino man ang may kakayahan na palawigin niya ang kanyang liwanag, falyafa'il. Ay gawin niya ito. Ibig sabihin, kung ang hinihingi ng Sharia na sa wudu ay hanggang dito lamang sa buong siko, kung gusto mong magiging malawig dito yung niliwanag mo sa araw ng paghukom, gawin mo hanggang dito. Ibig sabihin ay basahin mo hanggang dito. Okay? Hanggang dito. O di naman kayo, kung gusto mo yung liwanag ng yung sa iyong paa, kasi yung hinihingi ng Sharia na ugasan, ayun, tanatawag na hanggang bukong-bukong. Subay, kung gusto mo na magkaroon ng extra liwanag doon sa araw ng paghukom din hanggang sa kalahati ng bukong-bukong, sa pagitan ng bukong-bukong at saka ng tuhol, gawin mo yun. Dahil sa hadith na yun. Okay? Malinaw? So yes, problem yun. Yun ay, pero hindi sa lahat ng bahagi ng katawan. Hindi pwede magbudo ka sa liig, gagamin mo sa liig. Kasi ang liig, ha, majority sa mga scholars hindi nakasali yan sa budo. Okay? Yan lang, ito lang, yung kamay at saka yung paa. Kasi gural muhajjilin. Ang gural muhajjilin ay tumutukoy doon sa tanatong na kamay at saka paa. Okay? Kamay at saka paa. Maliban pa dito ay, hindi pwede. Sapagat yun ay bawal na. Okay? Hindi na pwede. Nakangailangan na tanatong na dalil. So yung mga kapatid, so sa araw ng paghukom, yung liwanag na makakamit ng isang mananampalataya dahil sa kanyang mga gawain, ika nga, ito, yung ilaw na ito, yung liwanag na ito ay magniningning sa kanilang harapan dahil sa kanilang pananampalataya, habang ang mga walang pananampalataya ay nasa ganap na kadiliman. Mantakin mo, iisang lugar sila sa araw ng paghukom. Iisang lugar, iisang arena. Okay? Na kung saan ang mananampalataya ay nandiyan lang yung mga hindi mananampalataya. Okay? Maaaring katabi hindi na mananampalataya. Maaaring yung katabi hindi mananampalataya. Malinaw? Subalit pag dumating yung liwanag, yung isang mananampalataya ay mayroong liwanag. Samantala yung wala parapatay, yung walang liwanag. Nasa tutal na ganap na kadiliman. At wala siyang masisilayan ni liwanag. So at yan ay hindi imposible ika nga sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang gawin yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gayun din sa pagdating sa pawis. Okay? Na kahit katabi niya, yung naglalangoy ng pawis, kahit yung kanyang pawis ay nasa bukong-bukong lamang, kayang gawin yun ng Allah subhanahu wa ta'ala at walang makakapigil sa kanya. Malinaw? Okay. Pero we don't know yung katiyakan, of course. Sabi natin kanina, maaaring mangyari yun. Pero yung tiyak, nasabi natin, ito nga yung mangyayari, buklod-buklod sila, section by section ika nga, categorically o category by category, so we cannot not say that. Kasi dahil kailangan ng dalil. Okay? Hinggang sa pagbabangon na maguli, patungo sa bagay na ito mga kapatid, obligado sa atin na paniwalaan ito, walang duda. Obligado sa atin bilang isang Muslim na maniwala dito. As long as nakalagay sa Quran at nakalagay sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At anuman ang maaaring maganap dito, kinakailangan natin maniwala nang walang pag-alinlangan. Subali sa pagtatanong na papaano at kung bakit nangyari ito, ito ay hindi para sa atin bilang mga mananampalataya. Okay? Kundi ang mga nagtatanong lamang yan ay sa mga mayroong pag-aalinlangan sa araw ng paghuhukom. Malinaw? Okay. Samena, wata'ina. Yun yung pang-apat na kaganapan mga kapatid sa panampalatang Islam, hindi sa tinatawag na pawis. Okay. Panglima, Amrul Khamis. Yung panglima na kaganapan sa araw ng pagbabangon, madhakarahu biqawlihi fatunsabul mawazinu fatuzanu biha a'malul ibad. Ito ay may kinalaman sa timbangan. Okay? Pag-usapan natin yung timbangan, kung ilang kilo, kung ilang ano. Okay? Alam, parang hindi ito mabura. Nagkamali ako ng pagsulat. Subhanallah. Kasalanan ito. Astagfirullahal adhim. Permanent pala ito. Subhanallah. Okay? Ano ko nga, permanent nga. Malik. Malik. Tawarin ako na nasasakdal. Hindi lang
Nasaan yung mga report market? Okay. Naku, mahirap ang gamay. Isa-isa mo pa yan. Dabuhin. Okay. Sinabi ng may akda, pagkatapos, iaangat ang mga timbangan. At titimbangin sa pamamagitan nito ang mga gawain ng mga alipin. So, pakaliwanag natin yan, ha? Iaangat yung timbangan at pagkatapos, titimbangin sa pamamagitan nito ang mga gawain ng mga alipin. Maraming isyo, maraming katanungan hinggil sa timbangan na ito, mga kapatid. At kinakailangan ilista natin yung mga katanungan na ito upang sa ganun magkaroon tayo ng idea, inshallah, kung sakasakaling itatanong sa atin. So, papaliwanag natin yung sinabi ng may akda rahimahullah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang mag-aangat ng mga timbangan. Makatandaan natin yan. Upang timbangin ang mga gawain ng mga alipin. Sabihin, magkakaroon ng timbangan sa araw ng paghuhukom at magsasanhin nito ay walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng may akda, yung word na al-mawazin. Okay? Al-mawazin. Al-mawazin. Al, na wala nang ibang ano, panulat. Wala sa kabila, ano? Al-mawazin. Al-mawazin. Al-mawazin, mga kapatid, ito ang pangmaramihan ng salitang al-mizan. Al-mizan. Oh, ang gasto eh. Ang gano'n. Sigurado ka? Oo, gasto yan. Okay, naisip mo. Hindi ko ang gumaman yan. Al-mawazin, plural form. Al-mizan, singular form. Mahinaw? Nang ibig sabihin ng al-mawazin, mga timbangan. Al-mizan, ang timbangan. Entindihan nyo? Mga timbangan. Ang timbangan. Ang mga timbangan. Ang timbangan. Tinaw, yun mga kapatid. So, binanggit ang mga teksto ang parehong salita na pangisahan at pangmaramihan. So, ibig sabihin, matatagpuan natin sa Quran at sa kasahadin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang parehong binanggit ang dalawang terminong ito. Al-mawazin at saka al-mizan. Kasi baka, alam mo kapatid, pakatandaan natin, may mga non-Muslim o di naman kayo nagpapanggap ng Muslim para sirain, mag-aaral ng Arabic o ano paman, para sirain yung doktrina o yung creed mo, akida mo. Malinaw? May mga ganon. Lalo pa sinisilipan nila yung mga terminong ginagamit para sabihin, para pag nakin sila ng conflict, yun ang iiyano sa'yo, ibabato sa'yo. Okay, o sabi mo, akala ko ba walang conflict sa pananampalataya mo? Eh bakit nakailagay dyan eh ganito at doon naman iba? Halimbawa, eh bakit doon sa ibang teksto, plural, mawazin, samantalang is dito is singular, mizan? Ano ba talaga yung tama? Eh, may mga ganun. Di ba? May mga ganun kapatid, nag-aaral ng lingwahe. Para lamang, syempre, kung wala kang idea ay ang ano, hindi mo lang, hindi po, ay mo lang, yung makunan ka sa background ng Arabic. Di ba? So, ano kayo gagapang ngayon? Paano ba paliwanag yan? Di ba? So, at least, kaya ang isa sa mga dito, yung napakahalaga kasi ng termino. Napakahalaga ng termino ginagamit mga kapatid sa bawat teksto, sa Quran at sa kasahadith. So, ibig sabihin, parehong nabanggit ang plural form at singular form sa hadith at saka sa Quran na may kinalaman sa timbangan. Okay? Mga timbangan at yung isa is timbangan. Halimbawa, sa pahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung plural form. Sa anong batayan? Halimbawa, sa Suratul Anbiya, chapter 21, verse 47. Okay? Yung ginamit na word dito is al-mawazin. Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ So, word is mawazin ang ginamit. At ilalagay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang makatarungang timbangan
Okay? Ang mga makatarungang timbangan sa paghuhukom sa araw ng muling pagkabuhay. So yung ginamit na form dito na salita is plural form. Al-mawazin. Okay? Yan ang dalil. Al-mawazin. Pangalawang batayan na kung saan ay binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul A'raf, chapter 7, verse 8 to 9. Okay? 7. Okay? Chapter 7, verse 8 to 9 ng Banal na Quran. Suratul A'raf. Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Okay, word. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Or mawazin din. Plural form. Okay? فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Ang ibig sabihin ng ayat mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at ang pagtitimbang sa gawain ng mga tao sa araw ng muling pagkabuhay, ang tunay na makatarungang pagtitimbang at walang pandaraya. Walang pandaraya doon kasi dito, maaaring madaya ka. Lalo pat yung mga nasa kanto-kanto, di ba? Na kung kaya, sino man ang naging mas mabigat ang kinalabasan ng kanilang timbangan, ng kanyang mabuting gawa ay sila sa katotohanan ang magtatagumpay. So pag mabigat, ika nga, yung magiging timbang mo doon sa araw ng paghukom, yung mabuting gawa, kasi maaaring mabigat yung masama. Subalit ang tinutukoy dito para maging matagumpay ka, kinakailangan maging mabigat ang mga mabubuting gawain mo kaysa doon sa masamang gawain mo. At sino naman ang naging magaan ang timbang sa kanyang kabutihan dahil sa rami ng nagawa niyang kasamaan at kasalanan at pagsuway, sila kung gayon ang mga yaong sinasayang nila ang kanilang bahagi. Sinasayang nila yung kanilang tinatawag na portion, ika nga, yung parte nila, yung share nila mula sa kaluguruan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanilang paglabag sa hangganan itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala at pagtatanggi sa talata at saka sa mga tinatawag na pinaniniwalaan tulad ng propeta at iba pa at hindi pagsunod sa mga ito. Kaya naging kabilang sila sa mga talunan. Okay? So ang punto dito, sa ayat na ito, binanggit ang tinatawag na mawazin, ang plural form. Walang duda. At patungkol naman sa pagkakabanggit bilang pang-isahan, singular form, al-mizan, na kung saan ay tulad ng halimbawa nito ay ang mga sumusunod. Halimbawa, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith. Sa hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan matitagpuan sa Surat al-Bukhari, na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kalimatani habibatan. Okay? Oh, kalimatani habibatani ilar rahman. You know? Khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan. Okay? Linaw? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Dalawang salita, yun, dalawang salita lang ito ha, dalawang termino, dalawang salita, na kung saan ito ay kalugud-lugud sa mahabagin, kalugud-lugud sa Allah subhanahu wa ta'ala, magaan sa dilang, magaan sa dila, nabanggitin. Malinaw? Okay. Ngunit mabigat sa timbangan. Linaw, mabigat sa tinatawag na timbangan. Ito yung dalawang, mga kapatid. So, lagi natin tinatawag na sabihin natin ay lagi natin itong tinatawag na ano yun? Ano yung dalawang salitang ito? Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Linaw, so isusulat natin sa tayo sa mga kapatid natin na hindi ba? Okay? Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah Azim. Okay? Dalawang salita lang kapatid. O kayo nga, sige nga, kaya niyo basahin yan? Ang bigat. Ang bigat sa dila ninyo, hindi niyo mabasa. Okay. Okay. Subhanallah al-azim. Ha? Subhan rabbi hamdi yun. Subhan rabbi al-azim. Ninam? Okay. Ang ibig sabihin ng kapatid ay kaluwalhatian sa Allah subhanahu wa ta'ala at ang kaluguran ay sa Kanya at kaluwalhatian sa Kanya ang dakila. Yan ang ibig sabihin. Ninam?
So ito ay, ano ito? Anong katangian na ito? Kalugod-lugod sa mahabagin. Ano? Magaan sa dila. Mabigat sa timbangan. So ang ginamit sa hadith na ito is timbangan. Okay? Timbangan. So singular form. Sabi ito, nagtamasayan? Bukal. Okay, yung dalil. Now, e bakit dito plural ang ginamit? Samantalang dito is singular. Ang tanong, ilan ba talaga ang timbangan? Okay? Yan ang katanungan. Ilan ba yung tinatawag na timbangan? So kaya naman, kanyang sinasabi is bilang pangisahan dyan sa Salbukhari. Paano natin ma-reconcile, ma-harmonize, paano natin pagtutugmain ang mga ito, mga kapatid? Sa pagitan ng mga ayan ng Quran, at sa kanang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, how could we reconcile and harmonize between these proofs, proofs na. Okay? Sa pagitan ng ayat sa kanyang hadith. Na samantalang yung ayat tumutukoy sa pangmaramihan, sa hadith ay tumutukoy sa singular pangisahan. So ito, kasi sabi, babalik sa katanungan kung ilan ba talaga yung tinatawag na timbangan. Ilan yung bilang ng timbangan? Kasi kung plural form, wala nang sa dalawa, tatlo. Okay? Kasi yung plural sa atin, ang plural sa Arabic is 3 pataas. Kasi ang merong tanatong na musanna sa Arabic, which is dual form. Okay? Merong dual form. Rajulan. Halimbawa, rajul, rajulani, rijal. Okay, no? Okay. So, ito yung mga katanungan, kapatid. So bilang tugon, paano natin ito, how could we harmonize that? Paano natin ito mapagtutugmain? So, bilang tugon dito, sasabihin natin, ito ay pangmaramihan kung ito ay patungkol sa tinitimbang. You know? Ang katotohanan talaga, isa lang ang timbangan. That is the reality. Isa lang ang timbangan. Subalit, binabanggit ang plural form kapag ang tinutukoy ay ang tinitimbang. You know? Kapag ang tinutukoy sa tinatawag nito ay ang tinatawag na tinitimbang. You know? Al-mawzun, ika nga. Ibig sabihin, yung tinitimbang, yun yung tinutukoy dito na kung saan ito yung, ano yung tinitimbang? Yung mga gawain. Kasi mamaya merong katanungan, napakaganda katanungan, ano pa talaga yung tinitimbang? Merong tatlo na pag-uusapan natin dito na kung saan umiigaw dito yung issue kung ano ba talaga yung tinitimbang. Malinaw? Okay. So ibig sabihin, mga kapatid, yung tinutukoy kapag ito ay pangmaramihan, ibig sabihin, binabanggit ang pangmaramihan kapag ang tinutukoy dito ay walang iba kundi ang tinitimbang. At ang tinitimbang ay walang iba kundi ang mga gawain. Dahil ang mga ito ay higit sa isa. Yung, ibig sabihin, yung gawain ay higit sa tinatawag na isa. At ito ay pangisahan kung ito ay patungkol sa katotohanan na ang timbangan ay nag-iisa lamang. But when you speak about the reality of that scale, is the scale is only one. Okay? Ibig sabihin, kapag yung realidad na tinatawag na scale. Malinaw? Kapag ang tinutukoy dito yung reality, ika nga, yung sabihin natin yung timbangan na yun, yung reality ng timbangan, walang duda ng timbangan ay iisa lamang. Malinaw? Iisa lamang, mga kapatid. Ito ay tumutukoy sa timbangan ng bawat umma. Timbangan ng tinatawag na bawat umma. O di naman kaya, ang tinutukoy sa timbangan, ayon sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sinabi niya na thaqilatani fil mizan, mabigat sa timbangan, ay may kaugnayan sa bigat o timbang. Okay? Ano ba yung hadith na yun? Yung hadith na sinasabi sa dana, ano ba sinasabi sa hadith kanina? Dalawang salita, kalugod-lugod sa Ar-Rahman, magaan sa dila, at mabigat sa timbangan. Marahil ang tinutukoy na mabigat sa timbangan dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay may kaugnayan sa wazan, may kaugnayan sa bigat, may kaugnayan sa timbang. Ay na? May kaugnayan sa natawag na bigat, kasi mabigat sa timbangan. Ibig sabihin, yung bigat niya, yung timbang niya, ang tinutukoy dito. Subalit ang mas maliwanag, Allahu a'lam bisawab, na ang timbangan ay iisa lamang. Yun yung apparent meaning, ika nga, na ang timbangan ay iisa lamang. Ito ay naging pangmaramihan batay sa kung ano ang tinitimbang. At ang batayan hinggil dito ay ang kanyang pahayag na faman thaqulat mawazinuhu,
na kung kaya sino man ang naging mas mabigat ang kinalabasan na timbang ng kanyang mabuting gawa. Na therefore, nagiging pangmaramihan siya dahil ang tinutukoy ay ang tinitimbang. Okay? Gayunpaman, maaaring tumigil ang tao at magtanong. Maaaring sakaling, diba, mapaisip yung tao. Halimbawa, tumigil siya at maaaring tanong niya ang kanyang sarili. Halimbawa, magiging isang timbangan ba para sa lahat ng mga nasyon? Diba, para sa lahat ng mga nasyon, magiging isang timbangan ba sa lahat ng tinatawag na umma? O di naman kaya, bawat nasyon ay magkakaroon ng sariling timbangan. Diba? Magkakaroon ng tinatawag na sariling timbangan, ikana. Dahil ang mga nasyon ayon sa ipinahiwatig at naitatag ng mga textual na katibayan o proof or evidence ay magkakaiba-iba na may kinalaman pagdating sa kanilang mga gantimpala. Diba? Magkakaiba-iba pagdating sa tanatong na gantimpala. Okay, of course, that one is Allah was Allah, alam bisawa, mga kapatid. Now, na kung na kanyang sinabi, sa kanyang sinabi na patun sabu al-mawazino, patun sabu al-mawazino, mga kapatid, na ibig sabihin, pagkatapos iangat ang mga timbangan, ang hayagang kahulugan na ang mga ito ay totoong timbangan at ang timbangan na ito ay ayon sa kung ano ang kilala. Ibig sabihin, ano ba talaga yung timbangan na ito? Okay, tanong kita ngayon. Pag sinabi pang timbangan, ano naiintindihan mo? Hindi ba timbangan? Ibig sabihin, wala kang ibang tinatawag na iisipin kapag narinig yung salitang timbangan, kung yung timbangan. Di ba? Okay, ano po, paano may drew yung timbangan sa nilang, ha? Hindi ako marunong mag-drew, pasensya na kayo, ha? Okay. Timbangan ng katao, ha? Overweight. Okay. Pero pantayan, ha? Hindi kasi architecture, eh. Para YouTube. Sino bang, ano, sino bang magaling dyan mag-drawing? Sino? Ali, Ali. Saan si Ali? Matra. Tinay mo mga paano yung drawing yung scale? Ah, kitik yan eh. Oo, oh. Oh, kita ko yan eh. Ah, sige, try ano nga. Pinto pa lang eh. Pag-drawing ka nga ng maraso. Wala kang kukupyahan ha. Pinukupya mo ata yung drawing mo eh. Kukupya yung libro ha. Dapat ustod sinama mo na ako. Galing mag-drawing. Hindi nga timbang yung babae na patuloy yung mata. Justice for all. Justice League. Oh, ayun no. Masyaala, tawarap ka na. Oo. Pana ata yan eh. Palaso? Sa iyo. Sanay kayo sa isang laa yun sila. Yung pinusta, di ba naman ang ibig sabihin nun eh. Yan sa isang laa. Ang bunting ganyan. Masyaala, tawarap ka na. Masyaala. Masyaala ito, sa laa ng kasawa eh. May pantay. Ano yun? Ano yun ang laa? Mangkarako? Okay. So, ibig sabihin, sa akida natin bilang Ahlus Sunnah wal Jamaah, pag sinabing timbangan, walang ibang ibig sabihin ito kundi timbangan. Maninaw? Kundi yung tinatawag na reality ng timbangan. Yung hakiki, yung tinatawag na hissi, ika nga. Maninaw? Ibig sabihin, ito yung tunay na timbangan, ika nga, at walang ibang kahulugan nito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Maninaw? Ayon sa kung ano yung pagkakakilala natin sa tasalitang timbangan o sa kahulugan ng timbangan. O di naman kayo, ito yung tinatawag na sabihin natin ay conventional scale. Pag sinabing conventional scale, ibig sabihin, ito yung tinatawag na darama. Okay? Na darama, na tibisin sa darama means is tangible, ika na timbangan. Malinaw? O di naman kayo, ito ay mayroon siyang dalawang bandiha. Dalawang tinatawag na bandiha na nakabitin dito. Yun ang timbangan. Yung talaga yung timbang dalawang tanatong na bandiya para timbangin yung mga bagay-bagay. So isa sa isa, no? Ang isa-isa, ang doon na isang tanatong na isa kabila. Diba para timbangin, kung saan ay mas matimbang, kailangan mo dalawang bandiha. Right? No. Okay. Linaw yung kapatid. Pero kasi, alimbawa, timbangan mo kasi bilang tao, kung magkaroon yung timbang mo, hindi mo na kailangan ng bandiha. Kasi wala ka naman pagkukumparahan eh. At tinutukoy dito na timbangan, yung may pagkukumparahan, kaya nga may kumpara ng masama siya kamabuti. No. Yan yung scale na sinasabi dito, na kung saan meron tinatawag na bandiha. Malinaw? Bandiha. Huh? Okay. So, ibig sabihin mga kapatid ay mayroong bandihang nakabitin. Ito ay dahil ang saligan ng bapakita natin, ito yung kaida. Ito yung tinatawag na kaida talaga pagdating sa tinatawag na Quran at saka Sunnah. Ang kaida, ang saligan, ang alituntunin, ika nga, ang principle, ika nga,
ng bawat salitang nabanggit sa aklat, sa Quran, at sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naiintindihan at nauunawaan batay sa kung ano ang kilala at karaniwang ginagamit. Malino? Hindi mag hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang Propeta sallallahu alaihi wasallam hindi siya magsasalita ng mga salita na hindi naiintindihan ng tao. Na hindi naiintindihan na naka-address ika nga. Which is, sino bang naka, kanino ba naka-address yung pahayag? Sa atin. Wala nung lalo pa sa kanila, sa mga sahaba. Okay? Sa mga sahaba. So yung mga sahaba, nung sinabi na ito ay scale, ito ay tinatalatibang, ito ay mizar, ito ay mawazin, agad na nasa kanilang isipan na yun ay timbangan. Na binubuo ng tinatawo na sabihin natin ay scale, na binubuo ng bandiha, ika nga yun yung timbangan na naunawa at kilala karaniwan, ika nga na ginagamit ng mga tao. Malinaw, maliban na lamang kung may patunay na naitatag ika nga sa kasalungat nito. Maliban lamang kapag, alimbawa, yung kahulugan nito ay hindi doon sa hayagang kahulugan, kundi ibang kahulugan, dahil kailangan mo ng patunay. Ibig sabihin, anong ibig sabihin nito? Kasi sa atin, pinangahawakan natin yung hayagang kahulugan ng isang salita. Yan ang sunnah wal jamaah. Okay? Maliban na lamang kapag merong ibang batayan na sumasalugat dito, na iba yung kahulugan, hindi yung hayagang kahulugan ng salita. Kapag sinasabi mo na, ang kahulugan na tinatawag ng, ang kahulugan nito, halimbawa, ito yung itong issue na ito. Kung ang kahulugan nito ay hindi naman literal na kahulugan, hindi yung tinatawag na kilala natin, hindi yung hayagang kahulugan ng timbangan, kundi ang kahulugan nito ay walang iba kundi is justice in fairness, halimbawa. Justice in fairness. Ibig sabihin ay, katarungan at saka justisya. Nako, okay, sabi mo. Yan ba yung kahulugan niyo? So, ating dalil. Nasaan yung dalil? Nasaan yung dalil na ang kahulugan ng timbangan ay justice and fairness? Wala. Wala kang makita ang dalil. Babalikan mo yung hayagang kahulugan nito. Huwag kang pumunta doon. Kasi yun yung kahayagang kahulugan ng salita. Okay, malinaw? Yan yung principle. Yan yung principle, mga kapatid, ng Quran at saka ng tinatawag na sabihin natin ng sunnah. Batay dito, kung ano ang kilala at karaniwan sa mga tao na kung saan sa kanila ipinahayag ang salita, naka-address ang salita, simula pa noong pinahayag ang Quran. Hanggang sa ngayon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na ang timbangan ay totoo at ito ay may dalawang bandihang nakabitin para ito. Yun yung kahulugan ng timbangan. Okay? Kasi bakit? May mga ibang sekta na ayaw maniwala sa tinatawag na timbangan. Dahil pinipilit nila sa kanilang doktrina na hindi ito literal na timbangan, kundi it's a metaphorical and figurative. Okay? Akala mo kung sino mga sekta ang kapatid sa pananampalatayang Islam. Ibig sabihin, may mga sekta na ang paniniwala nila na yun ay figurative. Yung tinutukoy na mawazin, ang mizan, mawazin, hindi yan literal na timbangan, kundi ang sabi nila, figurative. Alam mo, figurative? Matalinghaga. Okay? Matalinghagang pananalita. Pag sinabi mong apple, hindi apple yan. You are an apple of my eye. Ikaw ay mansanas ang aking mga mata. So, ayun, sige, sa ganung kalagayan, hindi mo pwede literal yun na maging man, baka mabukol ka mansanas sa mga mata. Kasi may dalil eh, kasi hindi mo parang i-apply doon yung mansanas. Kundi metaphorical talaga yun. Malinaw? Okay. So may ilang mga grupo na kanila itong tinanggihan. Ito, sino yung mga tumatanggi sa paniniwala pagdating sa isyo na may kinalaman sa timbangan na ayaw nilang maniwala na yun ay literal na timbangan? Okay? Na yung timbangan ayon sa hayagang kahulugan ng salitang ito. Okay? Kailangan natin ito, ha? Sure. Ito yung mga tinatawag na sabihin natin na mga grupo na ito. Okay? Una ay walang iba kundi ang Al-Mu'tazila. Grupo ng Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila. Na kung saan, sinabi ng mga Al-Mu'tazila, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi magkakaroon ng totoo o literal na timbangan. Okay, yung timbangan na kung saan nadarama. Hissi. Pag sinabi hissi, tangible na timbangan. Sabi na, hindi kasi yung literal is tangible. Pagdating sa timbangan, right?
Okay, tangible. Nasasalata, darama ika nga, sense. Malinaw? Sabi nila, hindi magkakaroon yan. Walang timbangan na ganun. Sa araw ng paghukom, pagdating sa tinatawag na literal na timbangan, yung nadarama na timbangan. Malinaw? Okay. Hindi na kailangan ito, sabi ng mga Mu'tazila. Hindi na kailangan ito. Anong kanilang rason? Ano yung justification nila? Sa kadahilanan, batid ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mga gawain ng kanyang mga alipin. Yan ang kanilang justification. Batid ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gawain ng lahat ng kanyang mga alipin. At ang mga ito ay naitala na, recorded na. Bakit pa kailangan ng timbangan? Yan ang sa kanila. Okay? Hindi na totally dinisregard ng kabuuan ng timbangan. Naniwala sila na may timbangan. Subalit, ang hindi na pinaniniwalaan, yung literal. Okay? Yung literal na tinatawag na timbangan, yung tangible na timbangan. Malinaw, sabi siya sa atin, naniniwala tayo na yung timbangan doon is tangible. Literal na timbangan, ika nga. Malinaw? At ito yung katwiran ng Mu'tazila, mga kapatid. Dahil ano sabi nila? Dalbatid lahat, ng alos matalang lahat ng mga gawain, at ito ay naitala na, recorded na. Subalit, ang tinutukoy ng timbangan ay figurative. Matalinghagang salita. Matalinghagang timbangan, sabi nila. At ito ay ang justice and fairness. Okay? Sabi, al-adal at saka ihsan ang tinutukoy dito. Sabihin ay justice, okay, and fairness. Ibig sabihin, hostisya at katarungan. You know? Yun yung tinutukoy dito. So, ginawa nilang figurative speech. Daud, okay ba tayo baka? You know? Okay. So, papaan natin siya tutugunan, mga kapatid. Kasi baka pag, baka uungano. Baka sa, uungano, okay, okay yung kanyang opinion. May sense yung kanilang opinion din. Si ba? Yes. Okay. May dumala ako. Yes, ito kang pag-iwala kang hindi mo pinapag-aralan yung akida, yung grounds ng akida. Ay, walang duda. Magaling silang magsalita, kapatid, sa panampalatayang Islam. Nina? Okay, kasi bakit sabi, bakit bawal bang matalinghagan sa Quran? Mayroon mga matalinghagan sa matalinghagan salitang ginagamit. Tapos bakit hindi mo tatanggapin yan sa bagay na iyan? Nina? Okay. So at magiging kasagutin, mga kapatid, walang pag-alilangan na ang pananaw ng Mu'tazila ay walang saysay, batil. Walang saysay. Baseless. Okay? Walang saysay at walang basihan. Maninaw? Bakit? Dahil ito ay salunga. Contradict sa kung ano ang hayagang kahulugan ng salitang timbangan. Contradict sa kung ano yung hayagang salita ng timbangan. At pakatan natin, balikan natin yung principle ng Quran sa Hadith. Ang principle ng Quran sa Hadith ay ito ay tumutukoy yung mga salitang ginagamit dito, naka-address sa atin, ay tumutukoy sa kung ano yung nauunawaan at naiintindihan ng tao. Okay? Bati sa hayagang salita nito. Not unless kapag merong ibang batayan na iba ang tinutukoy sa salitang yun. Malinaw? Adala, kung walang batayan, stick to the hayagang kahulugan ng salita. Yan ang tinatawag na principles. Malinaw? So, ibig sabihin, ito ay salungat. Salungat sa kung ano yung hayagang kahulugan ng salita. At wala silang batayan sa Quran na ang tinutukoy ng timbangan ay justice and fairness. Wala. Walang nakasaad sa tinatawag na Quran at maging sa Hadith. Kasi lang mawazin, mizan. Sinabi lang mizan. Timbangan. Okay? At walang nag-interpret ng mga sahaba. Ni na mga tinatawag. Hindi in-interpret sa salam na ang mizan tumutukoy nito justice and fairness. Okay? So yung mga sahaba nga ay understood agad. Tumatak sa isip nila at sa kanilang mga puso na yung timbangan ay timbangan. Hindi yung tinatawag na justice in fairness. Malinaw? So, ibig sabihin, ito ay salungat sa kung ano ang hayagang salita at ito ay salungat sa ijma' ng mga salaf. Ijma' means consensus. Consensus of the salaf. Sabihin ng mga sahaba, ng mga tabi'in, mga kapatid sa panampalatayang Islam, na kung saan kasi walang nakasaad na mga batayan ni isa sa mga salaf, ni isa sa mga sahaba, ni isa sa mga tabi'in na kadalang interpretasyon ng timbangan ay justice and fairness. Malinaw? So, ijma'. Malinaw, ijma. At kung ang sasabihin natin na ang tinutukoy ng timbangan ay hustisya at karunungan, ay katarungan, kung yan ang ipagpalagay natin, granted without accepting, ipagpalagay na lang natin para walang gulo. Okay? Granting without accepting. Malinaw? Bagay ka for the sake of arguments. Okay? Kung sabihin natin na ipagpalagay natin na ang kahulugan ng timbangan ay justice and fairness,
Kung ganun, hindi na kailangan pang gamitin ang salitang timbangan. Bakit pa gagamitin ang salitang timbangan kung ito naman pala yung tinutukoy? Di ba? Bakit pa kailangan pang gamitin ang timbangan? Ito po na yun, isa man talagang gagamitin ito sa maliwanag. Di ba? At isa pala, ito ay kalugod-lugod at kaaya-aya sa nas, sa sarili, sa diwa ng tao pag gagamitin yung word na justice and fairness. Ito'y kalugod-lugod, ito'y kaaya-aya. Sa ating mga sarili, nagamitin yung justice and fairness, ika nga, kaysa doon sa timbangan. Anong dalil, mga kabasa panapalatay Islam? Dahil dito sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah ya'muru bil'adli wal-ihsan. Inna Allah ya'muru bil'adli wal-ihsan. Tunay at walang pag-alinlangan, inutusan ng Allah ang kanyang mga alipin sa dakilang Quran. Now that justice means al-adl. Okay? Yan sa Arabic. Al-infairness al-ihsan. Okay? Kabutihan, ika nga. You know? Katarungan, ika nga. That is in fairness. Malinaw? So, ibig sabihin, ang sabi ng Allah, direktang sinabi ng Allah, Inna Allah, tunay na inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang pagdalinangan, siya'y nag-utos, ika nga sa atin, sa kanyang Quran, ng adal at sa kanyang ihsan. Justice and fairness. Okay? So, ito yung ginamit niyang salita, malinaw, dahil ito ay kalugod-lugod sa atin. Kaya sa gamitin niya, inutusan kayo ng timbangan. Eh, shada. Dino? Inutusan kayo ng timbangan? Tapos ang kaulugan, justice and fairness? O, saan dyan yung malabo? Wando, malabo yung word na timbangan. Kung ang tinutukoy ng timbangan ay justice and fairness. Malinaw? Bakit? Kasi may sabihin, hindi na sa nagagamitin pa yung word na timbangan kung ang tinutukoy is justice and fairness. Adal sa kaisan. Bakit na lang hindi na lang ito yung magamitin sa halip na timbangan? Diba? So, therefore, ibig sabihin, timbangan which is totoong timbangan. Okay? Totoo, tinatawag na timbangan. Yun yung reply sa mga Mu'tazila, sa mga nag-aangkil na walang totoong timbangan, kundi ang sabi at disfigurative speech. Of course, ilan sa mga scholar, mga kapatid, ang nagsasabi na ang mas mabigat na banday, ito yung tanong. It's a good question, actually. Maraming action na rin yung mga patutunan mga issue dito. Ang katanungan kasi dito, ano ba yung kinukonsider dito na tinatawag na mabigat? Kasi usually kapag, ito, ako na lang ang group para madali. Okay. Di ba nakalagay ganyan? Oo, ganyan. May mabigat na yun. Okay. Ang tinutukoy nito, saan ba talaga yung tinutukoy? Ano ba yung kinukonsider dito? Isinahalang-alang dito ng mabigat? Yung nakataas o yung nakadown? Nakababa o yung nakaangat? Nakababa. Normally sa atin, yung pag mabigat na lang, yung sabihin, ang mabigat dito, dito. Ito sa dito. Right? Yes. Okay, good. That's a good idea. Okay? Kasi, kasi yun na sa atin eh. Yun yung rule sa atin. Kung ano yung mabigat, yun yung mababa. Diba? Yun nakababa ka. Samantala kung saan yung mas light, magaan siya yung nakaangas. Okay, so yun ang tanong dito. Ano ba talaga yung tinikonsider dito pagdating sa tinatanong natin yung timbang, yung mga gawain? Yung mabigat ba? Yung walang iba kundi ito yung mabigat? O ito yung magaan? O ito naman yung mabigat? O ito yung magaan? Okay? Kalo yung mga pagtanong talaga yung mga scholar, akala nyo wala? Akala nyo lang yun. Malinaw? So ilan sa mga scholar ang nagsasabi na ang mas mabigat na bandiha, malinaw? Ng timbangan ang siyang nakaaangat ng mas mataas sa dalawa. Ibig sabihin, sa kanila, sa mga scholar na ito, ito yung mas mabigat. Ibig sabihin, weightier ba ang tawag dyan sa English? Heavier. Walang weightier. Mayroon, no? Weightier, timbang, matimbang, weightier. Okay? Akala mo, tandaan ko asawa ko, teacher. Okay. Back to Google. Okay, Google na yan. Okay. Oksindilla. Laukandib. Anyway, ang mahalaga dito ay, ang sabihin, ayon sa mga scholar na ito, ang mabigat sa kanila, ang sinalangalan kung ano yung nakaangat, kaysa doon sa tanataw na isa. Ibig sabihin sa eskolar na ito, ito yung tinatawag na magaan. Mas magaan yung kala. Malinaw?
Okay, ayun sa mga scholar na ito. Bakit? Anong kanilang justification? Sabi nila, dahil ang kataasan ay ipinakita sa pamamagitan nito. Okay? Yun ang kanilang thinking ikama. Dahil yung kataasan, ipinakita sa pamamagitan ng uso, mas mataas na siya. Yun ang kanilang kinoconsider, mas mataas na siya. Yung sabi kung ano yung mas mataas sa kanila, yun yung mas mabigat. Okay? You know? Yun yung tanatawag na mas mabigat. Subalit, ang tama, walang duda, ang pinakasabi na correct opinion, ika nga, sa inyo sa bagay na ito, ay ang naunawaan natin. Naiintindihan natin na ang tambangan ay ayon sa hayag ng implikasyon. Ayon sa tanataw na apparent implication, ika nga, na kung saan nagsasalan ng kahulugan nito. Kasi ang apparent implication ng kahulugan, walang duda kung ano yung mas mabigat yun yung mababa. Okay? Yung scale, ika nga, malinaw. Na kung kaya ang masasabi natin na ang mas mabigat o mas matimbang na bandiha ng timbangan ay ang bumababa ang mas mababa sa dalawa. Ibig sabihin, yun yung tanataw. So, sa pinakaunang pinakatamang opinion, ito yung tanatawag na sabi natin mas mabigat. At ito naman yung tanatawag na lighter. Why? Sapagat ito kasi yung sabihin natin apparent implication. Ano no? Nang kahulugan ng salitang timbangan. Yun yung apparent implication ng timbangan eh. Linam? Ito ang ipinahiwatig ng hadith. Ito yung tinatawag na sabihin natin ay ano ng hadith mga kapatid. Tungkol sa tao na magmamay-ari ng card. Okay. Yes, awang ang paghukom, mayroong tao na nagmamay-ari ng card. Mayroong bitaka. Magsahibong bitaka. Alam mo ba kung sino yung mga kapatid? Sahibong bitaka. At ano yung bitaka na yun? Matutunghayin natin niya maya-maya inshallah. Malina? Dahil sa loob nito, ano mang nalaki sa loob nito? Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yun yung nakalagay sa tinatawag na ano? Bitaka na ito. At ang mga talaan naman ay magaan habang ang card ay mabigat. So meron siya sa isang scale nakalagay sa hadith na kung saan ay walang iba kundi yung card na ang laman-laman ng card yung la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Samantalang yung mga talaan ika nga na umabot sa isang hadith mo is 99 na talaan na sijilat. Subhanallah, na talaan, na scrolls mga kapatid. Na kung saan is mas magaan. Kaya nga tayo nilagay sila sa bawat sa isang scale. Subalit magkaiba doon sa bandiha, yung isa sa bandiha ay yung card lamang samantalang yung isang bandiha yung mga 99 na mga talaan. Subhanallah, subalit mas nangingibabaw ang tinatawag na card. Mas mabigat ang card, ang la ilaha illallah. Subhanallah. Malinaw. Kaya naman, naging malinaw na ang mas mabigat at matimbang ang siyang bumababa ng bandiha. Sa kanyang sinabi na fatuzanu biha amalul ibad at titimbangin sa pamamagitan nito ang mga gawain ng mga alipin. Itong pinaka-uling word niya, ginamit niya, talita. Malinaw ang sinabi ng mayakda na kung saan ang titimbangin ay mga gawain. So sa kanya, bali sa kanya sinabi at titimbangin sa pamamagitan nito ang mga gawain ng mga alipin. So the question is, ano ba talaga? Yan ay agunin sa kanyang statement. Sa kanyang statement, ang titimbangin ay mga gawain. Subalit, ang tanong, mayroon pa bang titimbangin bukod sa mga gawain? Yes. Ano? Sige. Sa naalala ko, okay. Yung isang sahaba si Abdul bin Mas'ud, okay. Mapayat yung kanyang binte, uh-huh. Na pinagtatawanan ng mga tao, sabi doon ay yung kanyang binte is mas mabigat pa sa matuhod. Sa mga matuhod. Ibig sabihin, hindi siya gawa, siya ay literal na titimbangin. Okay, titimbangin. Good. Okay. Ibig sabihin, yung mga titimbangin, una, deeds. Okay? Yan ang muna. Yes, yun yung known. Pangalawa, yung tinatawag na need. Mismo yung tao. Pangatlo ay walang iba kundi yung scrolls. Mean mga talaan. Okay? Isa-isahin natin siya sa bamatal. Okay. Merong dalawang tinatawag na subject o sinasabing bahas ang tunutukoy dito. Unang subject o unang bahas, unang paksa. Paano natitimbangin ang mga gawain samantalang ang gawain ay isang tinatawag na description
ay isang paglalarawan lamang na napanatili para sa mga gumagawa. Diba? Ito ay hindi physical na katawan. Malinaw? Hindi siya physical na katawan na maaaring timbangin. Ang tanong rito, paano titimbangin kung sasabihin natin titimbangin ay mga gawain? Paano ay titimbangin yung mga gawain? Samantalang yung mga gawain, it is a mere description na doon sa gumagawa, una na panatili doon sa gumagawa. Malinaw? Ito ay gawain, sabihin, description lamang, isang paglalarawan lamang ikaw, ano na panatili doon sa gumagawa nito? Malinaw? Na kung saan ang gawain ay hindi physical. Ayun, gumagawa ka ng tinatawag, sabihin natin, okay? Gumagawa ka ng, sa sabihin natin, ng sadaka, yung word na sadaka. It is not a physical body. Okay? It is not a physical body. Ikaw ay nadidikir ka na din, Allah, 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 Allah. Yung pagdikir ka sa physical body, ngayon, so paano titimbangin yun? Samantalang hindi naman siya physical body, ikaw na. It is a physical being. Okay? So paano siya titimbangin? It's only a description, ikaw na. Malinaw? So, ano yung magiging tugon, mga kapatid? Alam niyo ba? Ano mangyayari doon? Ito na. Ang tugon dito ay ang sasabihin ng Allah, ay sabihin natin na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala unang-una ay kanyang babaguhin ng anyo. Kanyang babaguhin ng anyo ang mga gawain na itutungo sa physical na katawan. Okay? Tungo sa physical being, ika nga. Malinaw? Ibig sabihin, yung tinatawag na abstract, magiging tinatawag na tangible na siya. From intangible to tangible. Malinaw? Naintindihan mo? Ibig sabihin, babaguhin ang anyo. Ita-transform, ika nga. Yung mga gawain na ito, as an abstract, ika nga, papunta doon sa tinatawag na, sabihin natin na physical being. Malinaw? May dalil yan, kapatid, sa pananampalatayang Islam. Malinaw? Ito ay hindi kakaiba, hindi siya tinatawag na, hindi siya kakaiba at hindi ito sabihin natin imposible sa kakayahan at kapangyarihan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan ang una, mga kapatid. Ito ay may pagkakatulad din. As a matter of fact, mayroon siyang pagkakatulad at ito ay posible, katulad ng kamatayan. Ang kamatayan, nakalagay sa hadith ni Prophet Sallam, katiyakan ng kamatayan ay magbabagong anyo. Malinaw? Magbabago ng tinatawag na anyo at maging isang lalaking tupa, magiging ram ang kamatayan sa araw ng pagbuko. Magiging katulad, magta-transform yung kamatayan itself into ram. Patungo sa tinatawag na, sabihin natin na, lalaking tupa. Yun yung tinatawag na ram. Okay? Na kung saan ito ay kakatayin, subhanallah, kakatayin sa pagitan ng paraiso at saka ng impyerno. Yes, nakalagay sa hadith yung mga kapatid, na kung saan ito'y matalmo sa Bukhari. Alam niyo ba yung hadith na yan? Na kung saan nung ihiwalayan na yung mga mananahan ng impyerno at saka paraiso, tatawagin yung bawat isa, ya ahlin na, o mga mananahan ng impyerno, at adru naman ha, mahada. Alam niyo ba kung batin niyo ito? O sabihin mga tayong pero kamatayan yan. Yan ay ang kamatayan. Itself yung kamatayan, hindi yung si Malakal Maut, ha? Hindi yung si Angil na kamatayan, kundi itself yung kamatayan. Yan yung kamatayan, ma-identify, ma-recognize sa mga ahlun nar. Ay sabihin ng mga takapin, o mga takamanahan ng impyerno, alam niyo ba kung ano ito? Sasabihin nila, yan ay tinatawag na kamatayan. Okay? At sasabihin, after this, pagkatapos noon, sa pagitan ng paraiso at impyerno, kakatayin mismo yung kamatayan. Kakatayin niya yung kanyang tinatawag na sarili, mga kapatid. At yun ang pinakamasakit. Yung makata yung kamatayan. At after makata yung kamatayan, sabihin, wala nang kamatayan pa after this. Ano? Kasi pinatay na yung kamatayan. Eh, wala nang kamatayan pa. Nasis na yung kamatayan, ikaw. Okay? You know? So, ibig sabihin dito, yung kamatayan, which is abstract, you know, hindi siya physical, being ika nga, it is an abstract, subalit ito ay nagbagong anyo papunta sa lalaking tupa. Yan ay, matatang sa hadith ng Bukhari. Ibig sabihin dito, walang imposible sa Allah Subhanahu wa Ta'ala kung mangyari yun. Ganyan na, nakakaya ng mga computer gawin niya mga ano eh. Yan, si SpongeBob Grang, nagsasalita na, nakakaya ng taong gawin. Subhanallah. Ganyan na. So, ganun din. So, ibig sabihin, yung mga gawain na ito, para matimbang, ita-transform siya ngayon into physical being. Subhanallah.
into physical being. Samantalang ang kamatayan ay ma'na, which is abstract yung tanatawag ng kamatayan. At ito ay hindi physical na pagkatao, hindi physical being. At ang kinatay ay hindi si Malakal Mot, pakatandaan natin. Kasi may mga, yung mga mulakbat yung information, akala nila yung kinatay si Malakal Mot. Hindi. Kundi yung kinatay mismo ay walang iba kundi ay yung tanatawag na itself, yung kamatayan. Lino? Dahil ang mga ito ay iibahin ng anyo ng Allah subhanahu wa ta'ala tungo sa physical na pagkatao o pagkalikha na kung saan titimbangin sa literal at totoong timbangan na ito. Malinaw? So yun yung mga kapansapan ng palatay Isla. So malinaw na ngayon ha? Paano titimbangin? Pag-tanong kayo, paano titimbangin yung mga gawain sa matalang gawain isang abstract? Lino? So ito na yung magiging sagot natin inshallah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang bahas, pangalawang tanatawag na paksa mga kapatid. Ang malinaw sa pahayag ng mayakda na ang titimbangin ay ang mga gawain, ito man ay mabuti o masama, di ba? Ibig sabihin, yung titimbangin dito, kung ano sinabi natin, yung mga gawain ay ganito man ay good or evil. Or sabihin natin ay masama or mabuti. Ito ang hayagan na nakasaad sa banal na Quran at tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, matitimbangin yung mga gawain, mabuti man o masama, matatagpuan sa surat Al-Zalzala, chapter 99, verse 6 to 8 ng banal na Quran. Okay? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, يَوْمَ إِذِي يَسْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْ أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْكَالَ ذَرَّةً خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْكَالَ ذَرَّةً شَرًّا يَرَى. Sa araw na yaon ay tutungo ang mga tao mula darating tutungo ang mga tao mula sa lugar ng paghuhukom na hihiwa-hiwalay na grupo at tutungo sila sa grupo na narapat nilang paglalagyan upang ipakita ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang kanilang ginawa ng mga kasamaan at mga kabutihan at ayon dito sila ay tutumbasan na kung kaya ang sinumang gumawa ng kahit nakatiting na kabutihan ay makikita niya ang kanyang gantimpala sa kabilang buhay. At sinuman ang gumagawa ng kahit nakatiting ng kasamaan ay makikita rin niya ang kanyang parusa sa kabilang buhay. So malinaw? At of course, ito ay malinaw na ang titimbangin ay ang mga gawain. Ito man ay mabuti o masama. At sinabi rin ni Propeta Salam yung hadith kanina na kalimatan ay habibatan ni Larrahman, khafifatan ay alal lisan, thakilatan ay filmizan, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. So ito rin ay hayag. Bagkus ito ay sarih, ito ay isang direkta at maliwanag na ang titimbangin ay ang gawain mga kapatid. Ang mga teksto na tumutukoy dito ay napakarami bukod pa sa mga nabanggit natin. Gayun pa man, may ilang mga teksto, ito na. May mga ilang mga teksto, subhanallah, nagpapatunay sa salungat sa kung ano ang nakasaad sa hayagan kahulugan nito na nakasaad sa hadith. Kasi yung hadith at saka yung ayat binanggit natin na ang titimbangin ay ang kaburang mga gawain. Either ito man ay bad or good. Subalit, may mga ibang mga teksto na nagpapahayag sa lungat nito na ang titimbangin ay hindi yung gawain. Ito na sila natin kanina. Yung ano, yung iba kung yung tao mismo o di naman kaya yung tinatawag na sabihin natin yung mga talaan. Ilan sa mga ito yung hadith na nagmamayari ng card. Yung nagmamayari ng tinatawag na sahibul bitaka. Nagmamayari ng card, bitaka, hawiya. Okay? Pwede hawiya sa hadith. Itama. Rinaw? Ibig sabihin ay yung card. Mayari ng card. Rinaw? Ito ay kwento ng isang lalaki na kung saan siya ay dadalhin at pagkatapos ihaharap sa unahan sa harapan ng mga nalikha. Mantakin mo, ikaw yung taong yaon. Ay hindi naman, inshallah, lahat, kasi yung taong na ito, wala siyang mabuting, maliban lang mas mayroong isa na sana kung ibigay man tayo yung mas higit pa sa kanya. Manino? Yung taong ito mga kapatid ay siya ay paharapin sa harapan ng lahat ng mga nalikha sa araw ng paghuhukom. Ano mangyari? Kapag ilalahad na ang kanyang mga gawain sa kanya na nakatala sa mga talaan, yung scrolls, ika nga, mga sigilat, na ang dami nito ay aabot sa siyam na putsyam, 99. So ito yung tinatawag na pakatandaan natin, yung hadith na ito ay hindi tumutukoy sa lahat ng tao. Ito ay particular na tao. Mino? 99 mga kapatid, yung mga talatalaan. Okay?
Habawat isang talaan, alam mo yung bawat isa, every single scroll ay aabot at lalawig hanggang tingin. Abot tanaw. Kung ibig sabihin, napakalawig nun at napaka ano nun, napakalaki, napaka, sabi natin napakalawak ng sabihin natin ay ng scroll na yun. Subhanallah. At kanya itong tatanggapin at kikilalan. He recognized that. Okay, recognize sa yun. Akin yan, tutuyo na ka sa adyan, hindi ka pwede mag-deny doon sa araw ng paghukom. Ngayon sabi, hindi ko naman ginawa yan. No. Nandun na kalahat na kalista. Malinam. Pagkatapos sabihin sa kanya, halakal minal udhur wal hasana. Sabihin sa kanya, mayroon ka pa bang dahilan? Katuwiran? Mayroon ka pa bang udhur? Ika nga? Excuse? Do you have an excuse? Or hasana? O sabihin natin ay good merit? Kabutihan? Okay, yun ang tanong sa kanya. After na maihayag sa kanya yung mga scroll na yon. Okay? Kanya sasabihin, ano sasabihin niya? Sabi niya, wala, ya Rab. La, wala, Panginoon. Wala na akong excuse, wala akong kabutihan. Wala siyang naisip na kabutihan. Ni iisa din ang nakasulat doon, puro kasamaan. Subhanallah. Pero mo, nakasulat doon ay puro kasamaan, mga kapatid, sa panampalatay ng Islam. Ngunit sasabihin, pagkatapos sasabihin sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sasabihin sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, katotohanan, meron kang hasana sa amin. Okay? Meron kang hasana sa amin. Subhanallah. Pagkatapos ilalabas ang maliit na card, sa ibang pagkakasalan ay tinatawag na waraka, sagira, maliit na papel, ika nga. Okay? Maliit na papel, okay, may maliit na card. Sa loob nito, ang ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yun ang nakasaad doon sa tinatawag na card na yon. Subhanallah. Yung ba ako'y sumasakni, wala ibang Diyos na karapat dapat sa maliban lang sa Allah, tapos sumasakni si Muhammad ay kanyang sugo. Lino? Kanyang sasabihin, Panginoon ko, anong pakinabang ng card na ito sa mga talaan? Di ba? Anong pakinabang ng card sa mga talaan? Sa mga talaan, puro masama. Anong pakinabang ng card na ito? Maliit ng card na ito. Subhanallah. Sasabihin sa kanya, hindi ka gagawan ng di makatarungan sa ngayon. Ibig sabihin ay, tutumbasan yung anuman yung tinatawag na gawain mo, hindi ka gagawa ng makatarungan. Eh, walang injustice sa iyo ngayon sa araw na ito. Sinabi niya, ng which is ni Prophet Sallam, pagkatapos ilalagay ang mga talaan na ito sa isang bandiha ng scale, ika na ng timbangan, at ang card, yung bitaka na ito ay ilalagay din sa kabilang bandiha ng timbangan, at ang mga talaan ay magiging magaan habang ang card ay magiging mabigat. You know? Yan ang isdali, ika nga, na wala nang bibigat pa sa tauhid. Ibig sabihin, kahit gaano karami ng kasalanan ng isang tao at naludom na sa kanyang pagkakasala, subalit hindi siya namatay, na siya ay tumatambal ng pagsamba sa Allah. Meron pa rin siyang kabutihan na hasana, na kung saan ay yung hasana na yun, wala nang hihigit pa. Subhanallah, mas matimbang pa kaysa paghalo-haloin pa yung kasalanan na ginawa niya, kahit pa ito ay abot hanggang langit at lupa. Kahit pa ito ay kasing dami ng karagatan, ika nga ng bulan ng karagatan, wala pa rin tatalo sa tinatawag na tauhid. Okay? Tauhid. Subhanallah. Kaya nga, siguraduhin natin mga kapatid, pero yun natin pwedeng gawing badal-badalil ito. Na yung pala, gagawa na pala ako ng masama, sige na, magpapakaano ko, magpapakatamasa ko sa masama, dahil yung nakalagay, sigurado ako, nakalagay sa akin, how could you sure? Subhanallah, paano masasabi at paano maigaranti ang sarili mo, ika nga, na hindi ka lalabas sa Islam habang gumagawa ka ng kasalanan? Subhanallah. Malino? So, huwag natin gawing dalil ito. At the same time, ini-encourage ito kung gaano kadagila ang tauhid. But it doesn't mean ay i-encourage ka dito na gumawa ka ng kasalanan. Nino? Kasi yun din mo alam yung magiging kapalaran mo habang ikay gumagawa ng kasalanan, mga kapatid. So ito'y particular na tao. At ano ang maliwanag mula rito sa hadith na ito, mga kapatid? Nang titimbangin ay ang mga talaan ng mga gawa. Ibig sabihin, sa hadith na ito patunay hindi yung gawain kundi yung scroll yung titimbangin. Okay? Yung bitaka yung titimbangin. Malino? Okay, hindi yung gawain. So may ilang din mga teksto na nagpapatunay na ang titimbangin ay gumawa mismo, yung amil, yung fa'il, yung gumawa mismo, yung tao mismo. Ibig sabihin, kung gumawa ka ng ikaw na gumawa, ikaw yung titimbangin. Mabuti man o masama, ikaw yung titimbangin. Halina? Bilang halimbawa nito ay ang kanyang pahayag sa banal na Quran,
na kung saan ito ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala matatagpuan sa surah Al-Kahf chapter 18 verse 105 ng banal na Quran. Ulaika alladhina kafaru bi ayatina rabbihim wa bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Ito yung anong sinabi ng Allah, fala nuqimu lahum. Okay, surah Al-Kahf, wala nuqimu lahum, okay, yawm al-kiyamati wazna. Wazna, ito word na wazn, okay? Ang ibig sabihin, mga kapat, sa panampalatayang Islam, sila ang mga yaong naging talunan sa kabit sa kanilang mga gawain na mga tinanggihan ang palatandaan at mga talata ng kanilang Rab at hindi pinaniniwalaan. At tinanggihan nila, walang duda, ang pagkikipagharap nila sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay na kung kaya nawala ng saysay ang kanilang gawain. Ito na, dahil sa kanilang di paniniwala. Sa makatuwid, walang anumang pagtitimbang sa kanila sa kabilang buhay. Sabihin, walang anumang pagtitimbang sa kanila sa kabilang buhay. Subalit, may mga mufassirun ang ibig sabihin ng tinatawag na ayan na ito, yung statement na ito, kasi ang literal dito is walang pagtitimbang para sa kanila sa kabilang buhay. Ibig sabihin, hindi sila titimbangin mismo. Okay? Subalit, may mga mufassirun na kanilang sinabi na ang ibig sabihin nito ay walang anumang pagpapahalaga. Walang anumang kapakinabangan na ibibigay sa kanila sa kabilang buhay. Malinaw? Kahit na maaaring magkaroon ng arguments, ika nga, maagad arguments, may tinatawag na sabihin natin munaza, magkaroon ng argumento laban sa gumagamit ng ayan na ito para sa ganitong katibayan. Ibig sabihin, kahit pasabihin natin yun ang kahulugan, subalit, ito pa nila tumutukoy, ika nga na walang pagtitimbang sa tao. Okay? Hindi titimbangin yung tao. Malinaw? Ibig sabihin, ayun ang ano nun. So at ang halimbawa, sa hadith ay napatunayan, tulad ng binanggit na ni kapatid, na kung saan yung hadith ni Ibn Mas'ud radiyallahu an, na siya ay naghahanap ng siwak ng arak. Alam mo yung siwak? Ito ay nanggaling sa puno ng arak. Okay? Yung siwak na ginagamit natin ay mula sa puno ng arak. Malinaw? At siya ay may maliit na mga lulud. Yung kanyang lulud ay napakanipis o napakaliit. You know, mantakin mo mga sahaba noon, akala natin na ang lalakis nila, akala natin na ang ano nila, ang titikas nila. May mga ilan sa kanila talagang payat. May mga ilan sa kanila talagang maliit, ika nga. Katulad ni Ibn Mas'ud. Subalit, maliit si Ibn Mas'ud, yung kaalaman niya, napakalawak. Subhana, isa sa mga tinatawag na tinaguri ang mufassir, ika nga. Malinaw? Sumusunod kay tinatawag na Ibn Abbas, radiyallahu an. Kaya nga, pag nagbasa kayo ng tafsir, either Ibn Abbas o either Ibn Mas'ud yung sinabi. Tafsir Ibn Mas'ud, tafsir Ibn Abbas. Malinaw? Okay. So, si Ibn Mas'ud at that time ay naghahanap ng siwak ng arak, mga kapatid. At nang siya'y hampasin ng hangin, ng malakas na hangin, siya'y natatangay nito at napapatabi. Dahil sobrang lagliit niya. So ang nangyari ngayon, siya'y pinagtawanan ng ibang mga sahaba. Pinagtawanan siya ng ibang mga sahaba dahil sa tinatawag na pagkakahampas. Of course, ang pagtawa natin hindi ibig sabihin na kinukudya si Ibn Abbas. Katandaan natin yan, ha? Hindi yan ay tag-ugali ng mga sahaba. Para sila inagtuwa lamang, ika nga, doon sa napangyayari na yun, habang inahampas siya ng hangin, talaga na napapatabi siya. Okay, natatangay siya ng hangin dahil sa sobrang liit. Hindi siya, siyempre, kapag, kahit siguro malaking katawan mo at saka maliit yung ano mo dito, yung legs mo, diba? May mga ganun naman nag-gym. Malaki yung katawan, maliit yung legs. Diba? Hindi siya, para siyang imbalance ba? Para siyang, hindi siya equilibrium. Something like that, equilibrium ba talaga? Tinapit na word. Okay. At siya pinagtawanan ng ibang mga sahaba radiyallahu anhum. At pagkatapos sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, mima tadhakun. Bakit kayo tumawa? Anong tinatawanan ninyo? Kalo, ya Nabi Allah, min dhikati saqayhi. Okay? Sabi niya, O propeta ng Allah, kami ay tumatawa dahil sa kanyang lulud na manipis. Dahil sa kanyang lulud na maliit. Okay? Kasi tinatangay siya ng hangin. Kaya tumatawa kami sa pangyayari na yaon. Fakala, walladhi nafsi biyadihi. Subhanallah. Walladhi nafsi biyadihi, lahuma athqalun fil mizani min Uhudin. Subhanallah. Sabi niya, Muhammad sallam, sumusumpa ako sa mahawak ng aking buhay, ang mga ito, yung lulud ni Ibn Mas'ud, sabi niya, yung lulud na ito ay mas matimbang o mas mabigat at mas mabigat pa sa timbangan kaysa sa bundok ng Uhud. Ano mo?
Kaya sa bunad tinatawag na Uhud. So itong hadith ito ay narrated by Imam Ahmad sa kanyang Musnad. So ibig sabihin mga kapatid, ang tunutukoy sa hadith na ito mismo, yung kanyang tiyang ititimbangin ay walang iba kundi yung tao. Si Ibn Mas'ud. Okay? Abatin sa tanatong naiintindihan at namunawan sa hadith na ito. Kaya naman, nagiging tatlo na ngayon. Yung una, yung titimbangin ay yung gawain. Pangalawa, yung scroll. Then gumawa. No. Bilang panguli, papalatang i-reconcile yung mga ito. Okay, una, ilan sa mga scholar ay nagsabi na ang paraan para mapagtugma ang mga ito ay ang pagsasabi na may mga tao na ang kanilang mga gawain ang siyang titimbangin. Ibig sabihin, not lahat, may mga tao. May mga group, ilan sa mga tao ay kamasawa ng paghukom. Ang kanilang titimbangin ay walang iba kundi ang mga gawain nila. Okay? Ang ilan naman sa kanila ay ang mga talaan ng titimbangin. At meron din sa tinatawag na kanila, ang titimbangin ay walang iba kundi sila mismo. Okay? Sila mismo. Yan ang isa sa mga pamamaraan ng papaano pagtugmain. Okay? Ano man sabi natin? There is no contradiction in the hadith. Walang contradiction sa mga ayah, sa mga tinatawag na hadith. Bagkos, baparo, i-harmonize. Dahil may mga ilang mga tao na titimbangin talaga yung gawain. At may mga ilang din ang titimbangin ay walang iba kundi ang talaan. At yung iba naman ay mga titimbangin na kung sa sila mismo ang titimbangin. Yan ang unang reconciliation. Ilan din sa kanila, sa mga scholar, ay kanilang pinagtugma sa pagitan ng mga ito, sa pamamagitan ng pagsasabi na ang dapat nang sabihin, ang tinutukoy sa pagtitimbang ng mga gawain, ay ang titimbangin ay ang mga gawain. At ang mga ito ay nasa mga talaan. Ibig sabihin, yes, ang titimbangin ay yung mga gawain, na yung mga gawain ay nasa talaan. Ganyan din yan yun? Okay? Isa sa mga thinking how to harmonize. Ibig sabihin dito sa pagtitimbang ng mga gawain na ang titimbangin ay yung gawain, na ang mga gawain niya ito ay nasa talaan. Okay? Nasa talaan. So, sa pamamagitan nito, manatili ang pagtitimbang sa mismong gumawa. Okay? At ito naman ay para sa ibang mga tao. Ibig sabihin, sa ibang mga tao, sila mismo yung titimbangin. Okay, pangatlo, subalit kung ating sinisiyasat natin ng mabuti, kung ating itong tinatawag na if we further scrutinize, ika nga, kung ating batay sa ating mabuting pagsisiyasat at pagsisikhay, ika nga, ng mga hadith, ating natuklasan na karamihan sa mga teksto ay nagpapatunay na ang titimbangin ay ang mga gawain. Karamihan sa mga teksto na ang titimbangin ay ang mga gawain. Habang ang ibang tao ay pinapartikular. So, ibig sabihin, may mga ibang mga tao na yahusto, pinapartikular ika nga sa bagay na hindi saklaw doon sa pagtitimbang ng gawain. Okay? Na kung saan, ibig sabihin, na kung kaya para sa hadith na naiulat Ibn Mas'ud at hadith na isang nagmamayari ng tanataw na karbitaka, ito ang bagay na kung saan ginagawang partikular ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang nais mula sa kanyang mga niliksa. Ibig sabihin dito na there is some people na particular na titimbangin yung kanilang mga talaan mismo. At there is some specific people na titimbangin mismo sila. Okay, sila. Subalit karamihan ika nga na titimbangin ay ang mga gawain. Okay na? So yun yung reconciliation ng mga hadith. At pakatandaan natin yung mga hadith, as long as they are authentic, walang contradiction. Sabantala ang contradiction minsan yung pangunawa ng tao. Okay na? Pero mabalik kapag ito ay ginawa ang mapag-aaral ng mabuti at sinisikhay ng mabuti, wala itong tinatawag na contradiction as long as maaari itong tinatawag na pagtugmain. Maaari tinatawag na pagtugmain. Subalit, kapag sa rin mga scholar, kapag yung mga patunay, mga proof, ika nga hindi kayang pagtugmain dahil wala itong, I mean, walang reason para pagtugmain at hindi makakaya ng pagtugmain, therefore maaari yung isa is nasikh at yung isa ay mansukh. Okay? Halimbawa, I will give an example. Tungkol sa pagbisita sa libingan. Okay, dati, ipinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagbisita sa libingan. Okay? Halimbawa, dati nakalagay sa kanyang statement. At yung ibang mga tinatawag na statement naman, pahayag niya, nagsabi na pinahintulutan niya ang pagbisita sa libingan. Halimbawa? So, hindi pwede mong pagdugmain yun dahil kasi contrary talaga yun. Pinagbawal noon, tapos ngayon ay? Pwede. Mayroong statement doon na bawal, samantalang isa't statement na bawal. So, hindi mo siya pwede tanataw na pagdugmain. Kailanman. Kasi bakit ay? Sa pagitan ng bawal at saka
Pagpapahintulot. Kaya dahil dito, ang magiging kasunod, yung isa is abrogated. Yung isa ay mansuh, at yung isa ay nasih. Okay? Yung isa ay tinatawag na mansuh. Ano yung sa mansuh? Abrogated means pinabulaanan. Okay? Expired. Ibig sabihin, wala na yung batas na yun. At yung nasih, ang nasih means abrogator. Okay? Abrogator. Ibig sabihin ay, hindi mangyayari ang mansuh kung walang nasih. Makatandaan natin yan. Okay? Ganap din. Ibig sabihin, ang dalawa na ito, kinakailangan sila ay iiran parehas. Halinaw? So, dito ang isa ay si mansuh, ang isa ay nasih. Tulad ng halimbawa yung alak sa ulan ng Quran, dati ay pwede kang magsala sa mga sahaba, pwede kang magsala kahit pa ay sabihin natin ay pwede kang maglasing, subalit huwag kang lalapit sa pagdarasal kapag ikaw ay lasing. Mm-hmm. Diba? Sa mga ibang ayat, ngunit dumating yung nasih, dumating yung abrogator na ibang ayat, na kung saan ay bawal natutali yung pag-inom ng alak. Halinaw? Totally. Sa kahit anuman tanatang na kadahilanan, ano man tinatawag na kalagayan? Bali ba lamang sa muta, ibig sabihin doon sa tinatawag ng necessity, yung hadya. Malinaw? So yun, at walang duda, bakit may bakit mababaw bang Sinong tayo yun? Who are we? Para sa tayo po siya tinanggal, bakit po yan? Bakit po binago yan? Yung sabi na, the law maker is the law breaker. Malinaw? Malinaw? Wala tayong kalapatan, hindi na nga, question na, batas na yan eh. Babaguhin niya ang batas niya. Kasi may karapatan na magbago ng batas. At tayo, hindi tayo pwede, at wala tayong karapatan na baguhin yung batas. Nino? Unless you are a lawmaker, of course you're not a lawmaker, you are a lawbreaker. Yes, you're not a lawmaker, but you are a lawbreaker. Hindi ko sumusunod sa batas. Okay, malina kapatid? So, inshallah, ay na next week, pag i-continue natin niya, at sasaklawin pa natin mga ibang kaganapan pa na mangyayari sa araw ng paghukom. Inshallah, naway meron kayong natutunan sa gawin ito, inshallah. Zara Allah, sir. Kasama dun yung mga isahe sa pagdarag sa dito niya. Ha? Dun, nagkaroon ng issue ngayon, pagdansan na itong mababalihan. Okay? Kasi sabi nga mga mga scholar, it is a general statement, ika. Okay, subalit, may mga ibang patunay na ito ay particular sa tinatawag yung pagpapahilom to, pag ito ay pangkalahatan. May mga ibang sabi man, ito ay panglalaki lamang, umibay lamang sa... Maraming discussion ng mga scholar sa bagay na ito. Sa mga ulaman, nagsabi na ito ay pwede sa kababaihan, may mga silang mga... meron silang tinatawag na sabihin natin ay precaution ika nga. Sabi nga, pwede, subalit. Okay, so balik sa amin, pwede sa kanila, so balik iwasan na rin mga bagay na ito. Magukos ng fitna, yung bang emotional ikangan, pwede yung mga emotional, something like that. Okay, So, yung mga bagay na kung saan ayaw sa mga ulaman na ito, yung doon sa mga ulaman na sabi na pinahintulot yung pagbisita sa libingan. Pero yung muta ba sa dinanda? Yung mga yung zanasa, alaw, abis sabihin, like, loud. Ijma ng mga scholar na ito hindi pwede sa kababaihan. Ibig sabihin, yung pagkikipaglibing. Ijma ng mga scholar na ito ay hindi pwede sa kababaihan. Okay? Yung ba na yun sa paggawa ng sa deeds sa negatitin ba na yung tapos? Sa ibang intention mo sa isip mo, kung ano recording nyo, tapos hindi mo kanya diba? O diba, itatali yung record. Kung ano yung masama naman, intention mo masama, tapos hindi mo rin ginawa. Okay, kapag naglayong ka ng masama, nakalagay sa tanatong na hadith, kapag naglayong ka ng masama at hindi mo ito nagawa, ano mangyayari? So, unang-una, hindi tatala yun na isa, hindi tatala na yun ay kasamaan. Okay? Subalit, maaaring italayo na ito'y kabutihan kung ang paglayo, ang pag-iwas mo doon ay para sa Allah, natakot ka sa Allah. Ibig sabihin, sasabihin din mo lalo, mamaya, mangungutong ako mamaya. Yan ang intention niya, mangungutong. Okay? Tapos mamaya, mga alas 11. Tapos, dumating ang alas 11, tinitinig niya kung makakakutong ba siya o hindi makakutong. So, hindi siya nakakutong. Ando siya ang bayan. Okay? Hindi siya nakakutong. So, hindi siya nakakutong, hindi itatala sa kanya one bad deed. Subalit, hindi rin sa kanya itatala na one good deed. Why? Sapagkat yung kanya, yung dahilan ng hindi niya pagsagawa nito ay hindi para sa Allah. Kundi bakit? Hindi siya nakakita ng pagkakataon. Okay? Magkakaroon lang ng one good deed kapag ang kanyang pag-iwas at hindi pagtuloy sa masamang intention ay yung pagkatakot sa Allah. Okay na? Pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay siya, tulad yung sinabi mo, di ba, yung sa pagkikibang sa tao. Kasi mayroong hadith doon, di ba, na
yung kabaho la yung durup, isurati kong natin yung durup, ikulubi ko, makamali ko. So nandun yung kulubi ko, makamali ko. So amay, sabi mo, titimbangin doon. Yung niya doon, hindi siya kasama. Okay, yung tanatawag ng kulubi, ang presentate nandito, kasi ito lang sabi natin, yung intention kasi, walang dula, kasi naman magayon ng kabutihan na itatala sa kanya na, yun is a result, ika nga, consider na yun sa tanatawag na good deeds. Diba, ito tulad sa kabutihan. Ibig sabihin, saklaw na yun sa tanatawag na deeds. Okay, kaya nga, ibig sabihin, kapag hindi ka naglayon, o kapag naglayon ka ng mabuti, subalit hindi mo na isagawa, isasulat ito as a one good deed. So, ibig meaning, ito saklaw sa ilalim ng usapin ng deeds. Yung mabuting layunin. Yung resulta ng mabuting layunin. Okay? Dahil dito'y nakatala sa tanatawag na kabutihan. Maaari, sa school. Pwede. Okay? Maaari sa tanatawag na kasi doon isusulat eh, sa school. Okay? Yun yung bunga ng mabuting intention. Ay, nakasulat yun sa good deeds. Nakasulat bilang deeds. At isa na nakasulat sa tanatawag na talaan. Okay? So therefore, yun yung titimbangin. Either deeds or either talaan. Halina? Yung pinapahalag mo na, yung hadith, yung talaga nagtanda ko sa kong nailagay. Malis. Kasi yung nakabili si Mubarak. Nagbili niya siya. Kasi may pagkailangan ako eh. Kung yung sa authenticity ng hadith, kung ito man ay nakasaad, subalit yung authenticity nito. Kasi alam natin at kilala, ita nga, na ang unang babangunin ay walang iba kundi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, oh, ganyan. Paano magkakaroon ngayon ng simula sa matala siya yung unang babangun? Sual ko din yun eh. Yun nga. Okay, so, kailangan tingnan natin yung ano ng hadith ko, yung tinatawag ng sintesi ng hadith ko, inshallah. So, walang katanungan, kapatid. So, Allahu alam bisawab, subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.